Dahil nga sa isang video natin tungkol sa makukuha ng mga OFW kapag umuwi sa Pilipinas for good, kagaya na lang ng OWA rebate na hindi naman nga kalakihan, na mas malaki pa nga ang magagastos nyo sa pamasahe kaysa sa amount na makukuha nyo. Kaya napakaraming mga OFW ang nagsabi na walang kwenta daw pala ang OWA. Bakit pa tayo nagbabayad? Guys, ako ang nalulungkot kapag sinasabi nyo yan. Dahil ang mga nagsasabi niyan ay ang mga OFW na hindi naiintindihan ang purpose ng OWA membership ng mga OFW. Dahil kapag hindi kayo nagbayad ng OWA membership nyo, ay parang pinagkaitan nyo na ang pamilya nyo ng financial security. Dahil hindi natin alam ang buhay ng isang OFW habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Katulad na lang sa bansang Taiwan na may madalas na aksidenteng mga OFW o mga nasusunog na pabrika. At kapag active member ka ng OWA, ay may makukuha ang pamilya mo na 200,000 pesos. At kung may anak ka pa na maliit na nag-aaral, ay pag-aaralin ito ng OWA hanggang sa makatapos ng college. Doon pa lang ay panalo-panalo na kapag active member ka ng OWA. Ngunit kung hindi ka active member ng OWA at hindi ka nagbabayad ng iyong OWA membership, just in case man may mangyari sa'yo sa ibang bansa, ay 20,000 pesos lang na burial benefits ang makukuha ng pamilya nyo. Isipin nyo nga guys, kahit nga hindi kayo nagbayad ng OWA ay tutulungan pa rin nila kayo just in case man may mangyari sa inyo. Pero eto guys, bukod dun ay wala na kayong makukuha. Paano na lang kung meron kang anak na nag-aaral? Paano na ang kinabukasan niya just in case man na may mangyari sa isang OFW? Take note guys na ang OWA membership ay 1,400 pesos lamang sa loob ng 2 taon. I-divide nyo yan sa loob ng 24 months, 58 pesos lang yan kada buwan. So nagbabayad kayo ng 58 pesos kada buwan, ngunit ang expectation nyo sa ating gobyerno ay napakalaki. Kung gusto nyo ng pension or ng investment na may makukuha kayo pag uwi nyo, ay dapat maghulog kayo sa inyong SSS at sa Pag-ibig MP2. Dahil ako nga guys, naghuhulog ako buwan-buwan na 1,540 monthly sa aking contribution. At sa buong taon ay nakakabayad ako ng higit 18,000 pesos. At sa 2 taon ay nakakapagbayad ako ng 36,000 pesos or higit pa. Pero sa ating OWA membership ay 1,400 pesos lamang. Kaya guys, intindihin natin ang ating OWA membership ay maihahalin tulad sa isang insurance, hindi investment kagaya ng SSS at Pag-ibig MP2. At sa mga kapwa ko OFW, habang may pagkakataon kayo sa ibang bansa at habang nagtatrabaho kayo ngayon, ay mag-ipon kayo. Dahil wala namang ibang magsisecure ng future natin, kundi sarili lang natin. Every 2 years lang yan, Darcy. Every 2 years. Grabe, 2 years. Oh. And the benefits that you're gonna be getting is that parang meron ka na ding instant insurance for yourself, for your family, at sa mga anak mo, meron pa silang... May scholarship program tayo. Program. Yung EDSP, yung Educational Development Scholarship Program natin, 60,000 a year yan. Mm-hmm. Para doon sa mga anak nyo na medyo mas may talent. Mm-hmm. Bakit natawa ka na? Wala lang. Kasi maraming mga talentadong nanonood. Yung hindi masyado may talent, mamaya na yon. So, ano to? Exam ka sa DOST. Kung nakapasa ka, 60,000 a year ang bibigay nating support. Now, this is what I want to make clear, you know, with our OFWs. Madalas daw sinasabi nila, dapat daw lahat. Mm-hmm. Aba, $25 lang yung binigay, Darbs. $25 lang ang binigay. At hindi naman po lahat ng OFWs ay nagbabayad sa amin. Yes. Diba? So, gay-gaywang ho ang bangka natin. For sure. No? And, meron pa tayong Department of Education, no? Hindi ho sagot ng OWA lahat ang pagdating dyan. So, kaya ito po ay may quota. Uh-huh. Sa bawat region, meron tayong quota kung ilan ang ating bibigyan ng scholarship. Now, kailangan din naman, tinitingnan din natin, sino ba yung masigasi? Yes. Kasi we'll be spending good money. To support the education of your daughter or your son. So, kailangan natin dito yung seryoso. Yung mga deserve naman. Oo. O ngayon, ito yung mga kumikita ng $600 and above. At saka medyo, mas medyo magaling. Yes. Para tumatawa. Exactly. May question ako. Ano ba? Pag hindi masyado magaling, ano? Hindi. Mamaya, siguro.
May expiration ba ang membership ng OWA? Basta every 2 years. Pag after 2 years, ano na, tapos na. Pay ulit sila. Oo, so basically, pag, if they pay once, 2 years sila covered, and then they pay again, 2 years ulit sila covered. Ngayon, commission, napagbibigyan natin kahit 1 month. But it's, I mean, as I'm saying, you are just being asked to pay for $25. You convert that into peso, that's just 57 pesos a month. Diba? And we're talking, dito pa lang, panalo ka na eh. Sobra. Diba? Ngayon, kung doon sa mga OFWs naman na ang kinikita, $600 and below. Meron tayong ODSP, OFW, Development Scholarship Program. Mm-hmm. Ito, $20,000 a year. Pero kailangan naman, i-apply naman natin. At wag niyo kaming inaaway. Pag hindi nakapasa, eh siyempre naman, hindi natin kayang lahat. And in-increase na natin itong ating ODSP na ito to 5,000 scholars a year. Oh, madami na din. Oo. Wag lang naman nilang iasa sa amin lahat. No? You have to apply and then nagbubukas ang slots niyan sa mga regional offices ng OWA. We have about 17 regional offices all over the country. Kumbaga, ang puhunan mo na lang, Darbs, yung sigasig naman, yung effort naman. Yes. Eh, kadalasan, nagagalit pag hindi ko nabigyan ng scholarship. Sa'yo ba nagagalit? Oo, kasi message ko. Wala to. Siyempre na mga kailangan, mag-effort din naman tayo, di ba? Sa mga hindi pa nakapanood ng video tungkol dito, ay eto yun. Lagi po itong sinasanong mga OFW. Tuwing umuwi, lagi po yan. Nagtatanong po sa minsan, may na-encounter pa ako na pupunta sa OWA nung ako po ay nasa OWA pa. Tinatanong kung meron ba kami makukuha na benepisyo o panag-forgood na kami dyan sa OWA? Diba? Lagi po yan. Lagi po tinatanong ng mga OFWs yan eh. Okay? So, ito po ang aking straightforward na sagot po sa mga palaging nagtatanong po na ito. I hate to break this, pero syempre wala naman tayong magagawa kundi kailangan po sabihin sa inyo yung mga katotohanan po regarding po sa ating mga OFW. Totoo lang po, ang tanong po ng maraming OFW, kung meron po daw ba makukuha ang isang OFW na nag-forgood na sa OWA, ang sagot po ay wala. Wala po ang makukuha ang isang OFW na nag-forgood na. Yung pong sinasabi po na membership po ng OWA na binabayaran po natin na $25 kada kontrata natin, ay mayahalin tulad po sa insurance. Pag natapos po ang 2 taon ng pagbabayad natin, yung binayaran po natin ng $25, automatic na po yun na hindi na tayo magiging member. Unless kung i-renew po natin uli for another 2 years yung ating membership habang tayo ay nasa ibang bansa, automatic po yun. Magiging member pa rin tayo ng OWA. Pero wala po tayo makukuha sa Pilipinas pag umuwi na tayo. Nakakalungkot, pero yan po ang katotohanan. Okay? Wala na po. Yung COVID ako, matagal na po yan. Na tapos na po yan. Ang tanging nakukuha po ng isang OWA member habang kayo po ay member, eh yung pong sinasabi po nila na, ano bang tawag doon? Yung scholarship sa mga may anak. Okay? Yung pong mga iba pang mga pwedeng mapakinabangan nila sa katulad po ng TESDA and medical po death benefits po pag namatay po ang isang member ng OWA. Meron din pong medical benefits po, depende po yan sa sakit and paano po i-assess ng OWA yung pong lumalapit na mga OFW. Yung pong isang benepisyo po na makukuha sa OWA, kung kayo po ay 10 years ng member ng OWA at pag 5 beses na po kayo nagbayad ng contribution, yun, meron po makukuha na tinatawag na rebates. Hindi po benefits yun, rebates po yun. Kumbaga yung ibinayad po ninyo bilang member ng OWA, may makukuha po dun part na yun. Pero hindi po malaki. Mas mahal pa po ang pamasahe. Mas mahal pa ho ang pamasahe pagpunta sa OWA para kunin po yun. Ako po, 32 years po na naging OFW sa Saudi Arabia. 32 taon
umuwi po ako ng Pilipinas, pero wala naman po akong nakuha na benepisyo. Kahit po sa DMW, umaten pa ako ng meeting noong December. Sinabi ko po yun, ano po ba ang nakukuha ng isang OFW? Paano nyo po i-re-reintegrate ang isang OFW na nag-exit na? Wala rin po silang naisagot. Sabi ng DMW, meron silang mga reintegration program, pero nasaan? Marami po tayo mga OFW na nag-exit na. Humihingi ng tulong sa ating DMW kung paano sila ma-re-reintegrate. Kung meron man silang naunting pera na naipon, paano po yun nila magagawa para po makapasok sila sa sistema ng Pilipinas? Wala po. Yung pong scholarship ng OWA, pahirapan pa ho yan. Kasi meron ho yung quota. Nababanggit ko na yan palagi. Hindi naman po, kaya nga po first come first serve yan eh. Nag-announce po ang OWA na may scholarship na po, open na po. Kailangan na po agad yung mag-apply. Kasi sa dami po nag-apply, yung possibility po na hindi kayo makuha ay nadudun po sa dami po kasi nag-apply. Yan po yung isang masakit na katotohanan. Kaya ang mga OFW po, paghandaan po ninyo yung pag-uwi sa Pilipinas. Mahirap po ang buhay dito sa atin. Kung aasa po kayo sa sinasabi ninyo kung meron makukuha pa kayong benepisyo sa ating pamahalaan, nakakalungkot, pero wala po talaga. Wala po. Yan po ang isang masakit na katotohanan sa ating mga OFW. Kaya kung kayo po ay nasa abroad pa, kung meron pa po kayong pagkakataon para makapag-ipon ng pera, mag-ipon na po kayo. So sana naiintindihan na natin ang kahalagahan at importansya ng OWA membership nating mga OFW. Dahil kagaya nga na sinabi ko kanina, walang kasiguraduhan ang buhay ng isang OFW habang nasa ibang bansa. Just in case man may mangyari sa isang breadwinner, paano na ang pamilya natin, lalong-lalo na ang anak natin na nag-aaral pa. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!